Isang masayang araw sa inyong lahat, guys. Muli, welcome po. So, ngayon, makikipagkwentuhan muli ako sa inyo, guys. Pero this time, situationer tayo. Ano ba yung situation ngayon? So, guys, ano na ngayon? October. So, malapit na yung araw ng mga patay or araw ng mga yumao. Mahal na yumao natin sa langit. So, magbibigay tayo ng situationer. So, ganito yon guys. Kung halimbawa, guys, kayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na may makausap na tatlong tao na mahal natin sa buhay na yumao, tatlong tao na gustong makausap, at ano ang sasabihin ninyo? Sino-sino yon? At ano ang sasabihin ninyo? So guys, so tatlong tao ang bibiliin ko. Una, yung tatay ko na yumao, tatlong taong na nakaraan. Ang sasabihin ko sa kanya ay, syempre, hindi naman naging perpektong anak ako sa kanya. Kahit paano, naging pasaway din po ako, guys. Siyempre, sasabihin ko sa kanya na sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya, sa mga nasabi ko sa kanya. Siyempre, gusto ko pong mayakap ang tatay ko dahil never ko natikman na mayakap ang tatay ko. So, though ang tatay ko, after ng 40 days ba yun, nagparandam siya sa panaginip kasi ugali niya po ang magpaalam sa amin kapag siya ay aalis na. So, after nung mag 40 days siya, napanaginipan ko guys siya na nasa isang lugar siya na nandun din ako, na kung saan ang paligid ay puro puti. All of a sudden, nakita ko yung tatay ko sa panaginip ko. So, suot niya yung paboritong damit na binigay ng aking kuya, na may collar yun. Tapos, ang sabi niya na sa akin, kung saan siya naroon ngayon ay masaya siya. So, yun lang ang sinabi niya sa akin. All of a sudden, biglang nagising ako. Tapos, ang sasabihin ko rin sa kanya, guys, kung kumusta na siya doon sa heaven, anong ginagawa niya sa heaven, at ano ba, sino-sino man nakita niya sa langit, sino-sino mga nakausap niya. So, more or less, makipagkwentuhan ka sa kanya. Opo, sa kanya. So, yun, una, tatay ko. So, guys, yung pangalawa, yun ay yung lola ko sa side ng mother ko. Kasi nung maliit kami, guys, kapag iniiwan kami ng parents namin dun sa Quezon City, nandun, guys, yung lola ko. Inaatindi kami. Tapos, nagluluto siya ng makakain namin, lalo ng merienda, para at least may laman yung sikmura namin. Kapag kami ay pauwi na sa bahay namin, sinusundo na kami ng parents namin, andun siya para magbigay ng pagkain para kahit paano makatawid ng gutom kasi hirap kami sa buhay. Gusto kong sabihin sa kanya na marami salamat sa mga panahon na kung saan talaga ay masasabi ko na hirap kami sa buhay, andun siya para umalalay sa amin. Malaking tulong ang nagawa ng lola ko. Kahit na alam namin may sakit siya noon, patuloy siyang tumutulong, nag-aabot ng konti sa nanay ko ng pera para at least pantulong, pantawid ng pang-araw-araw. Nagpapasalamat ako sa kanya sa lahat-lahat ng mga ginawa niya at sa paggabay sa amin. So, yun yung gusto kong sabihin sa kanya. Isang malaking pasalamat sa kanya. So, yung pangatlo, guys, at huli,
lola ko pa rin sa side ng father ko. Though hindi naman kami close ng lola ko sa side ng father ko, dahil ang lola ko sa side ng father ko ay medyo masungit, medyo unapproachable. So, gusto ko siyang mayakap at never ko rin po nayakap ang lola ko sa side ng dad ko. Gusto ko rin pong makausap siya, gusto kong makilala siya, kung ano siya, ano klaseng naging ina sa father ko. Gusto ko rin, marami akong gustong itanong dahil gusto ko siyang makilala, guys, ng buong buo, dahil never ko nakilala yung lola ko sa side ng father ko. Dahil yung lola ko sa side ng father ko, nanirahan sila sa Estados Unidos, na kung saan talagang bihira lang na nagkita, pero namatay siya dito sa Pilipinas. Hindi rin kami gaanong nagkakilala dahil nasa Maynila kami at sila naman ay nasa Baguio City. So yun yung sana nakilala ko ng maigi din yung lola ko yun. Nayaka po siya, nakipagkwentuhan, pero hindi nangyari. Siguro kung yun ay mabibigyan ko ng pagkakataon, makilala siya o makausap siya, marami po akong itatanong sa kanya regarding sa naging buhay dad ko, nung binata, basta yung mga ganun, mga buhay-buhay. So yun, yun yung aking napili, tatlo. So yan, guys, nakatatlo na po ako. So kayo po, kung halimbawa kayo, bigyan ng pagkakataon ni Lord ng makausap ang inyong mahal sa buhay na nasa langit, tatlong tao, sino-sino yung mga yon at ano ang sasabihin ninyo sa kanila? So yun ang aking topic ngayon, at pwede nyo pong i-share ang inyong opinion sa comment section below. And thank you very much. And to those first timers, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa updated videos ko. Pwede nyo po itong i-share at i-like at mag-iwan ng comments to the comment section below. So once again, thank you very much. Stay safe and God bless. Until the next time we meet, see you tomorrow. Bye-bye.